Dante, kumusta? Ano yung panawagan ng mga nagpoprotestang grupo dyan sa DOJ? Yes, Aga, panawagan nga ng mga mamamahayag no, na nagtungo kanina dito sa harap ng tanggapan ng Department of Justice, partikular nga sa DOJ, Aga, ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng radio broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Kasabay ito ng unang anibersaryo ngayong araw sa pagpatay kay Lapid sa Las Piñas City noong October 3, 2022. Bagamat mayroon na umanong tatlo na nahatulang guilty matapos umamin sa kanilang partisipasyon sa krimen, subalit hindi pa rin anila nahuhuli ang sinasabing mastermind dito tulad ni dating Bureau of Corrections of Bucor Director General Gerald Bantag. Sa ngayon, nananatiling at large si Bantag matapos maglabas ng arrest warrant ang korte sa Muntinlupa at Las Piñas. Hindi natin maitatanggi na nagkakaroon ng chilling effect no, sa bawat pagpaslang sa ating mga kasamahan. Kaya importante na maresolba ang kasong ito, lalo na pinagmamalaki ng bagong administrasyon na he is upholding press freedom. Ayon sa Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP na si Lynn Olea, sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 100 pag-atake o nasa 100 pag-atake na ang sa mga mamamahayag yung kanilang naitala. Tatlo rito, Aga, ang sinasabing napatay. May mga kinasuhan ng cyber libel. Patunay umano ito na mayroon pa rin impunity sa bansa at paglabag sa karapatan sa pamamahayag. Samantala, nais naman ng Department of Justice na i-contempt ng korte ang tatlong bloggers na nag-interview sa pangunahing akusado sa pagpatay kay Lapid na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimulya, kawalang-galang sa korte ang ginawa ng mga ito dahil wanted sa batas si Bantag. Nais impormahan ng DOJ ang korte hinggil sa ginawa ng mga blogger para mabigyan ng karampatang aksyon. Bawal po yan. Ito po ay mga taong pinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamapastos sa korte, sa proseso po ng batas. Aga, sa ngayon nga ay wala pa rin hindi pa rin nahuhuli itong sinasabing ang pangunahing akusado sa pagpatay kay Percy Lapid. Subalit ayon sa DOJ ay hindi naman tumutigil ang mga otoridad upang ito ay mahanap. Sa katunayan ay handang magbigay nga ang DOJ ng pabuya kung sino man ang makapagtuturo. Hindi lamang dito kay Bantag no, Aga, dahil mayroon pang isang akusado rin, prime suspect, itong si dating Bucor jail officer na si Ricardo Zulueta, na kapwa ito ay may patong na sa ulo kung sino man yung makapagtuturo sa kanilang kinaroroonan hanggang sa sila ay maaresto. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.